napaptis ako. Mula sa aming mga angkan, puro kabaptis kami. Kaya lang, umalis ako sa baptis kasi palagi nilang inipasta, gano'n. Yung ating si Virgen Mire. Kaya hindi ko gano'n lang basta. Si Mama Mire, isang babae na pinili na para makita ng mga tao na hindi lahat na babae masama. Kasi si Mama Mire, malinis ang kanyang katawan. Ngayon nandito na ako sa Divine Mercy, dito po nakita ang katotohanan. Ginawa na kasanggapan din ako ng Diyos na mapunta rito sa Katoliko para makatulong na makatulong sa mga katawan para magbalik sa Diyos. Dito po na patunayan na ito na ang daan papunta sa Katoliko. Sa military ako, kinihin mo ako ang taga-manugpatay sa mga sa kadamuan sa nga akong mga pinatay. Daging konsensya ako. Pagita ko pagi na maka-resign ako sa Philippine Marines. Amoy na nga nagbalik ako kag hinulsulan ko ang ako mga sala kag na ginapan ko na ang akong kabuhi sa Diyos kag mga dilikanan baptis ang tatay ko siya pa nagapangsweldo sa mga pastor kay amo na ang ilang pangako. Thank you.
Kahapon po ako po si Geraldine Bunda. Pumunta ako ng Maynila na tumira sa mga pinsan ko. Tapos naanyayahan ako pumunta sa isang doktrina daw na sabi nila para sa mga Iglesia ni Cristo. Nung una talaga, never siyang pumasok sa isip ko na napakinggan talaga yung doktrina. Pero that time nang medyo nabubulag na something na parang yung napapaniwala na sa mga doktrina daw nila. Na yun na sabi nila na si Kristo daw hindi daw talaga Diyos kasi daw tao siya, pinanganak siya ni Mary. Pero nang umuwi ako dito, tapos dun ko nakilala yung mga tao na hindi ko akalain na makakapagbukas ng aking isipan para sa mga bagay na hindi masyadong maliwanag. Na si Kristo isang Diyos na nagkatawang tao. Ako si Mrs. Enerita Panis. Dati akong miyembro ng Philippine Benevolent Missionary Bulo Chapter. Naging under siya kay Ecleo. Naging active ako, naging member, naging missionary. At sa katunayan, nanggagamot ako. So nag-decide ako na iwan ang pagiging miyembro ng PBMA dahil sa may isa akong kaibigan na nagpaalala sa akin. So ang dasal kasi, ang ginagamit na dasal sa panggagamot sa PBMA ay iba ang salita na hindi ko talaga maintindihan. So dahil doon, may mga ginagamit pa kaming mga sinasabi nilang secret number, yung number 7 na hindi ko rin alam kung ito ba ay makakatulong o makasira. So nag-decide talaga ako na iwan ang pagiging miyembro ng PBMA at sumali sa Divine Mercy para makatulong sa mga kapatid ko. So nagpapasalamat ako dahil dito ko ngayon naintindihan sa Divine Mercy na talaga palang mahalaga na dahil sa maintindihan mo ang dasal at dahil dun sa tulong na binigay sa mga seminar at yung sa mga pagpapaunawa, dito ko na intindihan at nadama na dapat pala dito ako sa Katoliko. Dahil sa tulong din ng bagong pari namin na si Father Poy at sa kaibigan niya na isa sa mga paraan siguro ng Panginoon na talagang unti-unti kong maunawaan ang pagiging Katoliko sa pamamagitan ni Bradwin, na siya ang nag-offer talaga na magkakaroon kami ng seminar ng Bible study. Kaya dahil dito, unti-unti ko nang naunawaan at magagamit ko na bilang isang leader ng simbahan. Ang pagiging education chairman ko ay laking tulong para sa akin ang ginagawang pagporsige at pagtulong ni Bradwin sa amin. Ako si Marina. Dati, born again ako. During born again ako, isa ako ka youth leader. Ang nakunan ko lang sa born again, wala sila ka believe kay Mama Mary. Bangot gusto ko ang kay ang asawa ko, nakita ko man ang life sa asawa ko, ang life niya nga maayos nga isa ka Katoliko. Pag ubay sa Ginoo sa iya nga maging ehemplo man sa akon. Kay subong pa lang nabalaan ko na naging sabat niya na ang prayer ko nga maging Katoliko ako kay pagkadtonyo dire. Nalipay gid ako nga balko. Salamat Lord daw natauhan ako kag ang prayer ko ging sabat mo kay Ari kinaka mo abi.